Kumusta mga idol tropa? Welcome pong muli sa ating channel. Sa video na ito mga idol, ay ito po yung diagram patungkol doon sa dual horn na 3-mode mga idol. Ito po yon. Ayan, ang nilalaman ng video na yan mga idol, ay ginawa ko na po ng diagram sa abot ng aking makakaya. Paumanhin po sa mga comment na hindi na nare-reply mga idol. Sobrang busy lang talaga mga idol tropa. At sana makatulong sa inyo ang diagram na ito mga idol. Pagpasensyahan nyo na. Okay. Yan mga idol, ito na po ang ating diagram at ito po ay positive trigger. Ito sa ating horn switch, ayan mga idol, may dalawang wire. Ang isang wire ay diretso po yan sa accessories wire. At ang isang wire naman ay diretso yan sa isang pin ng busina. Ayan mga idol, at yung wire na galing sa horn switch mga idol, ay nilagyan natin ito ng on and off switch para may option tayong patayin ang ating stock horn kapag gagamit tayo ng loud horn. At dito naman sa ating three-way switch mga idol, ang common wire ng three-way switch mga idol ay ikakabit natin ito sa trigger wire na galing sa ating horn switch kung saan ito yung kinat natin at nilagyan ng on and off switch. Okay mga idol. At ang isang wire naman na galing sa ating three-way switch kung saan ito yung sa isang side ng three-way mga idol, ay papunta naman ito sa ating interruptor relay at ito ay ikakabit sa red wire ng interruptor relay. Ayan mga idol. At ang black wire naman ng interruptor relay ay ikakabit ito sa ground. Okay? At sa kabilang side ng interruptor relay ay meron namang dalawang yellow wire. Ang isang yellow wire ay ikakabit natin sa pin number 85 ng isang horn relay. At ang isang yellow wire naman ay ilalagay natin sa pin number 86. At sa natitirang wire na galing sa three-way switch mga idol, ay ikakabit naman natin ito sa pin number 85 ng isa pang horn relay. At ang pin number 86, ito naman ay mapupunta sa ground. At ang parehong pin number 30, ito naman ay mapupunta sa positive terminal ng battery. At para safe, maglagay tayo ng fuse mga idol. Ang parehong pin number 87 mga idol, ito naman ay mapupunta sa tig isang wire na galing sa loud horn. Ayan mga idol. At dito naman sa natitirang pin ng tig isang loud horn, ito ay lalagyan ng wire at ikakabit ito sa ground. Mas mainam mga idol kung ito ay ikakabit natin sa ground terminal ng battery. Ayan mga idol. At dito sa wire na galing sa parehong pin number 87, dito natin ilalagay ang wire na galing sa diode. Yung parte ng diode na may markings
ito yung mapupunta sa positive wire ng auxiliary light. At yung walang markings, mga idol, yun ay mapupunta sa wire na galing sa pin number 87. Halimbawa, mini driving light ang nakakabit sa ating mga motor. Gusto nating umilaw ang yellow light. Kapag tayo ay gumamit ng loud horn, ang wire na galing sa ating diode na may markings, mga idol, ay ikakabit natin ito sa yellow wire na galing sa mini driving light. At ito na po ang kabuuan ng ating diagram. Sana nakatulong ang video na to, mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa lahat po ng nag-subscribe, maraming salamat sa inyong lahat. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mga idol, like and subscribe na lang dyan. Thank you, mga idol tropa.